Hello mga boss, ang gagawin naman natin ngayon ay isang radio CD. Ayan, kung titignan nyo mga boss, CD type siya. Bale, ang problema nito, base sa nagpapayos, gusto lang niyang ipa-convert tong radio. So yun lang naman yung gagawin natin dito mga boss, i-convert lang natin ng 220 volts. Itong radio na to mga boss, bale gumagana to, base sa mayari, nag-on naman daw at meron naman tunog. So, sa madaling salita mo, boss, wala siyang problema. Bale, gusto lang niyang ipa-convert ng 220. Ngayon mo, boss, ito try na muna natin para makita na muna natin mo, boss, kung talagang nag-on nga ba tong unit. So, dahil 110 pa tong unit mo, boss, gagamit na muna ako ng transformer dito kasi nga mo, boss, wala akong 110 volts dito. Ayan, bale, gagamit na muna tayo ng transformer. So, bale, dyan natin isasaksak tong radio mo, boss. Ayan, meron naman outlet tong transformer. So, ito try lang muna natin, tignan natin para bago natin i-convert ng unit, malaman natin kung gumagana ba talaga mga boss. So, i-try na muna natin. 99.1. Yun mga boss, narinig nyo. So, gumagana naman tong unit. Hindi ko na pinatagal pa yung pag-testing mga boss kasi nga baka makapiright pa ako. Ngayon mga boss, dahil okay naman tong unit, so bubuksan na natin ngayon to mga boss para yun na nga, ma-convert na natin. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sana kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung bell icon para sa susunod na upload natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, bale bubuksan ko lang muna tong unit. So sa mga baguhan pala dyan, tapusin nyo tong video na to mo boss hanggang dulo kasi marami kayong mapupulot na idea dito mo boss pagdating dito sa mga conversion dito sa radio CD o radio cassette. So kaya tapusin nyo tong video na to mo boss hanggang dulo. Ayan mga boss, kung titignan natin, bale, nabuksan ko na tong unit. So, ayan yung kanyang loob mga boss. Bale, ang ginamit na supply dito sa radio na to mga boss ay itong transformer. Kung papasinin nyo, meron siyang transformer, ayan. At kung papasinin din natin mga boss, mukhang nagalaw na tong radio na to. Kasi dito sa kanyang transformer, ayan, meron siyang masking tape. Parang na-repair na rin to mga boss, ayan o. Panigurado mga boss, itong radio na to na isaksak na ng 220 to hanggang sa nasira, hanggang sa pinatingin nila mga boss. Panigurado yung technician, nakita niyang problema dito mga boss, itong transformer. Papansinin natin kasi itong kanyang transformer, ayan o. Titignan natin mga boss, na repair na itong kanyang transformer. Panigurado mga boss, itong radio na to na sira nung isaksak ng 220 itong kanyang transformer. Pero itong mga transformer na to mga boss, meron tong fuse sa loob dito sa mismong transformer. Panigurado mga boss, nung ginawa to, binuksan tong transformer hanggang sa pinalitan yung kanyang fuse, hanggang sa nag-okay na. So ngayon mga boss, bale gumagana naman tong unit, so wala tayong issue dyan. Bale tatanggalin din natin yung transformer na yan, kasi nga mga boss, i-convert natin to ng 220 volts. Ngayon mga boss, balik tayo. So, bale, pagdating sa pag-convert mo, boss, dito sa mga radio cassette na katulad nito, maraming option na pwede natin gawin, mo, boss. Para ma-convert natin tong radio cassette na to, mo, boss, ng 220 volts. So, una, pwede naman natin na iparewind na lang tong kanyang transformer. Kaya lang, mo, boss, pagdating sa rewind, medyo matagal pa yan. Kasi hindi naman matatapos kaagad yan, mo, boss, kung ipaparewind natin. Pangalawa, mo, boss, second option na pwede natin gawin dito, pwede naman natin napalitan na lang itong kanyang transformer na yan. At pangatlo mo boss, pwede naman tayo na gumamit na lang ng adapter dito. Kaya lang mo boss, bago natin palitan itong transformer or gumamit na lang tayo ng adapter, kailangan alam na muna natin yung secondary output nitong kanyang original na transformer. So yung wire na hawak ko na yan mo boss, yung kulay black, yan yung secondary output nitong kanyang transformer. So, kailangan alam na muna natin yan kung ilan ba yung output nitong kanyang secondary transformer bago tayo magpalit nitong transformer or mag-convert. So, yan yung pinaka-importante dyan mo, boss.
Ngayon mo boss, unang gagawin natin dito bago natin i-convert tong radio na to mo boss, or magpalit ang transformer. So, alamin na muna natin yung output nitong kanyang transformer mo boss. Tignan natin kung ilan ba yung kanyang secondary output. Pero madalas sa mga radio cassette na katulad nito mo boss, ang output nitong mga transformer na yan ay naglalaro sa 9 volts to 12 volts AC. Pero tingnan natin to mga boss, sukatin natin kung ilan nga ba. So gawin natin mga boss. Ngayon mga boss, para malaman natin yung output nitong kanyang secondary, so gagamit tayo ng tester. So susukatin natin tong kanyang transformer mga boss, yung kanyang secondary output. Bale, isiset natin tong ating tester mga boss sa AC. Ayan. Kasi mga boss, yung mga transformer na yan ay AC pa yan. Hindi pa dumaan ng mga rectifier diode yan mga boss. So, sukatin natin tong kanyang secondary output kung ilan nga ba yung kanyang output mga boss. Ayan, saksak natin. Ngayon mga boss, sukatin natin tong kanyang secondary output dito sa transformer. So, bale yung sinusukat natin dyan mga boss, yung wire na yan dito sa transformer, bale dyan lang nakakonek dito sa board na yan, yung dalawa. So, nasukat natin mga boss ay 10.7 volts. AC yan mga boss ha. So, ibig sabihin yung transformer niya mga boss, naglalabas siya ng 10 volts AC. So, nakita nyo mga boss, itong kanyang transformer, bale ang secondary output nito ay 10 volts. So, alimbawa mga boss, kunin ko lang itong transformer ayan. Alimbawa mga boss, itong transformer na to, bale yung kanyang primary ay 220 volts. Ayan, tapos itong kanyang secondary, alimbawa lang to mga boss. Alimbawa, itong kanyang secondary ay 15 volts. So, hindi natin po pwedeng ilagay yan dito sa radio. Kasi nga mga boss, kapag yan yung nilagay natin dito sa radio, posible masisira itong radio. Kasi nga masyadong mataas yung kanyang output. Nasa 15 volts. Dapat mga boss, ang pwede lang natin ilagay dito sa radio o ipalit dito sa transformer nito radio, ayan, ay naglalaro lang sa 9 volts to 12 volts. So, pwede pa yan mga boss. Pero sa 15 volts, medyo mataas na yan mga boss kung yun yung ilalagay natin dito sa radio. May posibilidad na masisira itong radio mga boss kung ilalagay natin na supply dito ay 15 volts. Ngayon mga boss, meron ako dito na adapter. Ayan, kung titignan natin yung kanyang output, 9 volts at 300 milliampere. So, kung ito yung ilalagay natin dito sa radio mga boss, pupwede ito. Pupwede natin ilagay ito dito sa radio. Ngayon mga boss, ito try natin na ilagay na muna to. Bale, babaklasin na muna natin itong transformer nitong radio mga boss para yun na nga, may ilagay natin yung adapter. So, tanggalin ko muna itong transformer mga boss. Ngayon mga boss, i-disconnect na muna natin itong transformer dito sa board nitong radio. Ayan. Bale, dalawa lang yung wire dyan mga boss na i-disconnect natin. Bale, yung tinatanggal natin na yan mga boss, yan yung secondary output ng kanyang transformer. Ayan, yung dalawang kulay black na wire na yan. Ngayon mga boss, sukatin natin ulit yan. Tignan natin kung nasa 10 volts pa yung kanyang supply. Sa mga baguhan dyan mga boss, kapag magsusukat tayo ng volt tayo sa transformer, dapat laging nakaset itong ating tester sa AC. So, tingnan natin na yan. So, napansin nyo mga boss, 11 volts ngayon yung nasukat natin. Nung nakakonek yung wire na yan dito sa board, nasukat lang natin ay 10. Ngayon, nakatanggal na mga boss, nasukat naman natin ay 11 volts. Ngayon mga boss, tatanggalin ko na itong kanyang transformer yan. So, alibawa mga boss, wala kayong transformer na 11 volts. So, pwede nyo naman ilagay dyan mga boss, 9 volts hanggang 12 volts. So, pwede pa yan mga boss. Pero yung 15 volts, 17 volts, patas sa 12 volts mga boss, hindi naman natin pwede ilagay yan dito sa radio. Posible mga boss, masisira tong radio. Basta tandaan nyo, 9 volts to 12 volts, so pwede pa natin ilagay yan dito sa radio. So itong transformer na to mga boss, hindi na natin gagamitin yan, tatabi na lang natin to mga boss. Pwede pa naman to, yun nga lang, 110 volts lang, para lang dito sa radio na to. Pero yun na nga mga boss, yung mayari dito sa radio na to, dahil pinapa-convert ng 220 volts to, papalitan na natin yan. So ito try natin to mga boss, itong adapter na to, ayan, kung titignan nyo, nakasulat, 9 volts output, tapos 300 milliampere. Sa tingin ko mo boss, pwede dito, gagana tong radio na to, dito sa adapter na to.
Pero sukatin na muna natin yung output nitong adapter na to, mga boss. Minsan kasi, kahit na nakasulat dyan ay 9 volts, minsan tumataas pa yan. Kaya mas better, mga boss, sukatin na muna natin yung output niya. So, try natin, mga boss. Bale, yung adapter na to ay DC na to, mga boss. So, hindi na AC yan. Meron na kasing rectifier diode dyan sa loob at capacitor. So, sukatin natin kung nasa 9 volts nga ba yung output nitong adapter. Pagdating naman dito, mga boss, isa-set natin yung tester. DC volts. Hindi na AC, mga boss. Kasi nga, yung adapter na 9 volts na yan, meron ng rectifier diode sa loob. Ayan. Titignan nyo, nakaset tong aking tester sa DC. So, saksak ko lang, mga boss. So, bale, nakasaksak na tong adapter, mga boss. Ngayon, sukatin natin. Ayan. Kung napapansin nyo, mga boss, meron tayong nasusukat na 12.6. So, meaning, mga boss, tong adapter na to, ang output niya ay hindi 9 volts. Nasa 12 volts siya, mga boss. Pero kahit na 12 volts to, mga boss, pwede natin ilagay yan dito sa radio. Ngayon, mga boss, bale, itatap na natin yung wire na yan, itong adapter. Kaya lang, mga boss, hindi na natin dito itatap yan. So, hindi na dyan, mga boss. Bale, itatap na natin itong adapter na yan dito na sa kanyang capacitor. Dito kasi, mga boss, dyan nakatap yung kanyang transformer. Kung natatanda nyo, kanina, mga boss, dyan natin binaklas tong kanyang transformer. Ayan, itong dalawang kulay itim na yan. So, dyan nakatap yan, mga boss. Ito, mga boss, dahil DC na yan, hindi na natin itatap dyan. So, itatap natin yan, mga boss, dun sa mismong main filter capacitor dito sa board. Yung pinaka-filter capacitor nitong kanyang board. So, nasa ibaba yan, mga boss. So, ipapakita ko para mas makita nyo kung saan natin itatap tong adapter. So, babaklasin ko lang tong board, mga boss, para makita nyo dito sa ibaba. Ayan, mga boss. So, nabaklas ko na tong kanyang board. So, ipapakita ko lang sa inyo, mga boss. Kung titignan natin dito, meron siyang apat na diode na rectifier. Ayan. So, yung kulay itim na yan, na apat na piraso. Yan yung mga rectifier diode. Ayan. Ngayon, mga boss, yung main filter na sinasabi ko na capacitor, bali, ayan siya. Yung pinakamalaking capacitor. So, yung capacitor na yan, mga boss, yan yung pinaka main filter capacitor nitong radio. Dito sa kanyang power supply. Kung titignan natin, yung value nitong capacitor ay 16 volts by 3,300 microfarad. So, yan bale yung pinaka main filter capacitor na filter nitong kanyang power supply dito sa radio. So, bale, dyan natin itatap, mga boss, yung adapter. Ayan, mga boss. So, yan yung adapter na ilalagay natin ngayon. So, yung dalawang wire na yan, mga boss, itatap natin yan dito sa capacitor na yan. So, dalawa yung terminal ng capacitor na yan, mga boss. So, dyan natin itatap yung ating adapter. Hindi na bale dito, mga boss. So, gawin natin, mga boss. Babalik ko lang ulit tong kanyang board. Pinakita ko lang para mas maintindihan nyo, makuha nyo kayong mga beginner. So, sa mga hindi nakakasunod, sa mga baguhan dyan, baka nagtataka kayo, mga boss, kung bakit natin itatap pa yung adapter doon sa main filter capacitor. Bakit hindi na lang kung saan natin tinanggal yung wire ng kanyang transformer. Kasi mga boss, yung adapter na ilalagay natin ay DC volts na yon. So, hindi na natin kailangan pang padaanin dun sa mga rectifier diode. So, ganun lang naman yon. Ngayon mga boss, ayan, babalik ko lang itong mga screw. Ayan mga boss, so tapos ko na ibalik itong kanyang board. Ngayon, itatap na natin itong mga boss. Bale, itatap natin yan. Papagita ko sa inyo. Ayan, titignan nyo. Bale, yung dalawang terminal na yan, mga boss, yan yung terminal ng kanyang capacitor, yung pinakita ko sa inyo kanina. Yung 16 volts by 3,300 UF. So, dalawa yan, mga boss, positive, negative. So, dyan natin itatap, bale, yung adapter na ilalagay natin. So, gawin natin, mga boss. Ayan mga boss, so tapos ko nang maitap tong adapter ngayon.
Ito-try na natin to, tingnan natin kung tutunog ba tong radio na to, kung kaya bang patugtugin tong adapter na to mo, boss. Itong nilagay natin. Titignan natin, 9 volts yung nakasulat dito sa adapter mo, boss, pero nung sinukat natin ay nasa 12 volts. Tapos yung ampere pala nitong adapter na to mo, boss, ay nasa 300 mAh lang. Pero panigurado mo, boss, kaya niyang patugtugin to. Ayan mo, boss, so isasaksak ko na tong kanyang adapter. Tignan natin kung kaya bang patugtugin tong radio mo, boss. Ayan mo, boss, bale, naksaksak na tong adapter. Ngayon, volume na lang natin. Yun mo, boss, narinig nyo, tumulog tong radio. So, hindi ko na pinatagal pa yung pag-testing mo, boss, baka kasi makapiright ako. So, itong adapter na to mo, boss, nakita nyo, kaya niyang patunugin tong radio. Kahit na 300 mAh lang. So, ito palang adapter na to mo, boss, bale, 220 volts na to. Ngayon mo, boss, ano na gagawin natin? Bale, itong adapter na to, bubuksan natin to mo, boss, at kukunin yung kanyang laman sa loob. Para yun yung ipipix natin dito sa radio. So, ganun bale ang gagawin natin ngayon dito mo, boss. So, buksan ko lang. Ngayon mo, boss, ayan, kung titignan nyo, bale, nabuksan ko na tong adapter. Bale, gagawin lang natin dito mo, boss. Kukunin lang natin yung transformer nitong adapter. Ito yung ipipix natin dito sa radio. Kung papasinin nyo pala mo, boss, maliit lang pala yung transformer nito. Ayan, kumpara dito sa original na transformer nito radio. Alos kalating core yung pinagkaiba nila mo, boss. Kung papasinin nyo rin itong transformer na to, ayan, yan yung sinasabi kong mga rectifier diode. So, meron na kagad siyang rectifier diode capacitor. Kaya naging DC na to mo, boss. Hindi katulad dito sa transformer na yan. Ito mo, boss, wala siyang diode at capacitor. Bale, diode at capacitor na to mo, boss, nandito sa radio. Hindi katulad dito mo, boss, itong transformer na to, meron siyang kaagad diode at capacitor. Kaya kung susukatin natin yan, DC volts. Ngayon mo, boss, ipipix na natin to dito. Ayan. So, ipipix ko na muna. Hindi ko na pala ipapagita pa yung pagpix natin dito mo, boss, para madali na tayo. After ko na lang magawa, saka ko na lang sasabihin sa inyo, mo, boss. So, ilagay ko lang muna. Ayan mo, boss, kung titignan nyo, bale, na ipix ko na tong transformer. So, ito yung kanyang AC line mo, boss. Bale, dyan lang natin tinap tong primary nitong transformer. Ayan. Yung dalawang kulay blue na wire na yan, yan yung kanyang AC line. Ayan, bale, dyan ang connect. Ayan. So, dyan lang natin tinap mo, boss, dito sa kulay red na wire. Pupunta yan dito sa kanyang power cord nitong radio. Tapos, itong wire naman na to mo, boss, ito yung secondary output nitong kanyang transformer. Pumunta naman yan dito sa board nitong kanyang radio. Ngayon mga boss, sunod na gagawin natin. Ngayon na i-fix na natin tong laman nitong adapter mga boss dito sa radio. Ayan. So, bale, kinuha lang natin yung laman nitong adapter mga boss. Pinix lang natin dito sa radio na to. Bale, sasara na natin to mga boss at konting linis para matesting na natin. So, isasara ko na muna. Ayan mga boss, so tapos ko nang may sara tong radio. Ngayon, titesting pa natin to mga boss. Ayan, lalagay ko lang tong kanyang power cord. Ngayon mga boss, bale, sasaksak na natin ngayon tong radio sa 220 volts na. Bale, dito na natin isasaksak ngayon mga boss dito sa 220 volts. Bale, hindi na natin gagamitin ngayon tong transformer mo, boss, ayan. Kanina, nung hindi pa natin kinonvert tong radio, dito pa natin sinaksak tong radio. Step down kasi yan, mo, boss. Ngayon, bale, sasaksak na natin tong radio dito na sa mismong 220 volts. So, try natin, ayan. You got it, because it's all of drift, drift, in the crowd, you're gonna hear my passion, all the music.
Yan mga boss, nagkita nyo, naisaksak na natin ng 220 volts tong radio, so hindi naman pumutok. Narinig nyo, tumunog naman siya mga boss. Bale, hindi ko na lang pinatagal yung pag-testing, baka kasi makapiright tayo. So, ganun lang kadaling mag-convert mga boss dito sa mga radio cassette na katulad nito. So, pagdating sa pag-convert mga boss dito sa mga radio cassette na 110 volts to 220 volts, so, maraming option naman dyan. Pwedeng pariwind na lang natin yung transformer kung hindi naman din tayo nagmamadali. So, pariwind na lang natin. Halimbawa naman na nagmamadali tayo mga boss, pwede naman natin na palitan na lang yung transformer kung meron tayong available na transformer. Ngayon mga boss, kung wala din tayong available na transformer, pwede naman tayong gumamit ng adapter katulad dito sa ginawa natin na pag-convert dito sa radio na to. Basta ang importante mga boss, kung gagamit kayo ng adapter na pag-convert dito sa mga radio kasi na to, dapat alam nyo yung supply na kailangan nitong radio. So ganun lang naman. So hanggang dito na lang itong ating video mga boss. Sana kahit papano kayong mga baguhan, meron kayong natutunan dito sa ating video kung paano mag-convert dito sa mga radio cassette na katulad nito. Kung meron man mga boss, huwag yung sanang kalimutan i-like itong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag yung sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ng upload natin, manotify kayo. Maraming salamat mga boss.